isang makasaysayang pagiging tumestigo si Duran sa Senado at pinatotohanan ang pagkakasangkot ni Lalizatan Asmaz at Pangulong Goding Jr. sa mga katiwalian. Ayon sa kanyang salaysay, nagbigay siya ng mga detalye tungkol sa mga transaksyon pinangniniwala ang labag sa batas na kinakasangkutan ng dalawa. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay diin sa mga aligasyon na hindi tamang paggamit ng pondo at ng iba pang hindi makatarungang gawain. Naging sentro ng talakayan ang mga dokumento at ebidensyang ipinakita ni Duran na sinasabing nagkukumpirma sa kaniyang mga paratang. Tinunan ng mga senador ang kalagayan ng mga pahayag ni Duran na nagbigay liwanag sa mga isyu ng katiwalian sa gobyerno sa kabila ng mga tanggihan mula namang inukulan ng lumabas ang panawagan ng taong bayan para sa transparency at accountability sa mga public officials. Habang patuloy ang imbisigasyon, inaasahan ng publiko na magiging tapat ang mga susunod na testimonya at ebidensya na ilalabas. Ang mga pagdinig na ito ay may malaking epekto hindi lamang sa mga kasangkot kundi pati na rin sa mga tiwala ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan. Magiging mahalaga ang mga susunod na hakbang sa pagsugpo ng katiwalian at pagtutok sa integridad ng mga lider ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurado yung mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marami ngayon, di ba, in the past 3 days na hindi po tayo nakapag-vlog. Ang dami mga pangyayari. Pero na-scan ko lang yung asa yung phone ko ng naging slayer na naman si Inday Sara dyan sa House of Representatives. So, well, mga palangga, alam niyo naman yung mga nagka-follow sa atin na talagang target si Inday Sara. Dahil nga gusto, November pa lang, paulit-ulit natin sinasabi, parang rosaryo ko na yan sa inyo, na talagang titirahin ng mga buwaka ng Genemes, si Inday, si Pastor, si Pangulong Duterte, at lahat ng mga kritiko, kasama na po ako doon, mga palangga. So, actually, kabado na sila. Kasi hindi na matatapos ni Bangag Junior ang kanyang termino. Kasi pwede siyang magurgur sa sarili niya dahil ay malala na siya eh. Malala na yung kanyang kabangagan. At kasama kayo dito sa laban na ito, palangga eh. Kayo yung mga nabudol. Kasama namin kayo. Kaya sa September 21, actually that's my actual birthday, na dapat kayong lumabas sa inyong mga bahay. Okay? Dapat kayong lumabas sa inyong mga bahay. Ang dami nag-message sa akin dito sa barko yung kanina nag-vlog tayo, nag-live tayo short lang ano doon sa Boljakan sa Facebook. Na sinasabi nila na yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak ay dadalo diyan sa Liwasang Bonifacio sa September 21. We have to stop this bangag na bangag at jutang Genemes, kaya sila kabado ngayon. Mga palangga, hindi ako masyado nakapag-comment doon sa Duran-Duran issue na yon, which is may nag-send nga sa akin after na pinasabog ni SAS, ni Baby Girl, ang issue na dahil may nag-send sa kanya ng pictures na kung saan gumastos ang buwaka ng inang gobyerno ni Marcos Jr. ng 1 million to 1.5 estimated. Well, 1 million siguro pinaka mababa na yon. Doon sa Duran-Duran na yon, sa kabila ng kagutuman ninyo. Ngayon, anong palabas sila doon palangga? Doon mo natin unahin. Hindi ba nakakadyutang Genemes? Hindi ba nakakadyutang Genina yung ginagawang panloloko sa inyo? Na ito daw, ang Duran-Duran concert na ito ay regalo ng kanyang kaibigan. Sinong buwaka ng inang kaibigang hindi magnanakaw sa kaba ng bayan na magre-regalo ng concert kay Bangag Jr. ng worth 1 million to 1.5 million kung hindi nakinabang sa kaba ng bayan? Ang question, sino ang nagregalo sa kanya ng surprise birthday na yon, which is hindi surprise? Sino itong taong ito? Ayala ba? Aboitis ba? Si Michael Maba? O kung sino? At ano ba yung project na ibinigay dito kay Bangag na ito? Di ba? Ano, I mean,
ano ang binigay ni Bangag dito sa mga sinasabi niyang kaibigan, you know, na nagregalo ng concert na ito, mga palangyan lang natin. I think nag-viral ito, pinost ko to sa Boljakan, na ahead of time, mga kababayan, kung hindi ba naman buwakan ng inang million o 6.3 trillion times, equivalent to the national budget of the Philippines, itong buwakan ng Genemis na Bangag Jr. na ito na hindi pa kunin ng lupa, okay, na nag-release sila ng statement. Ulitin natin, ang sabi ng mga walang haya, kung ito ba ay surprise birthday, ang sabi, we're excited to celebrate with you, dear friends, we're excited to celebrate with you tonight. To keep the vibe cozy and private, we kindly ask that you skip the photos and videos during tonight's dinner. Kung ito ay surprise, bakit sila mahihiya? Bakit magsiskip ng photos and videos? Hindi ba ang photo and video memorable yan? Bakit kailangan merong adiktador, merong dikta na bawal ang pictures and videos? So, ibig sabihin, natatakot sila na tinatago nila sa mga tao kasi nga kayo ang nagbayad nito, mga kababayan. Kayo ang nagbayad ng party. Kung ikaw na mayaman ka, na negosyante ka, na galing sa kalinis-linisan ng pera mo, galing sa negosyo, bakit, you know, bakit ka mahihiya? Bakit mo ipagbabawal yung pictures? Okay? Like ako, yung mga kaibigan ko, nag-birthday ako. Well, actually, tatlo kami nag-birthday. Nagregaluhan kami sa isa't isa. I will say it now. So, etong cruise na to, regalo ko sa mga kaibigan ko. I paid for the cruise. Ba't ako mahiya? Pera ko yun. Then, in return, dahil magkakaibigan kayo, naregaluhan ako ng Balma, na dalawang ng rubber shoes. You know, ganun kasi give and take. Bakit ako mahiya na sasabihin sa inyo? At bakit mahiya yung kaibigan kung hindi mo naman ninakaw sa kaban ng bayan? You know what I mean? So, bakit nila ito itatago? Ano, bakit nila tinatago sa kaban ng bayan, ay sa taong bayan, kung talagang itong duran-duran na ito ay ang kaibigan ng gumastos? Next, anong sabi ng mga buwakan ng Genemis? If possible, you can leave your phone in your car. Or easy year, you can check it in at the reception desk. So, iiwan daw yung telepono sa kotse. Hindi ba ang telepono ay isang napakamakapangyarihang gadget sa panahon ngayon in case of emergency? Let's say, for example, during the concert ng Duran Duran, biglang nagdilubyo sana, di ba? Nagkaroon ng lindol. Na ano sila doon, na-trap sila doon. Hindi ba napaka-importante ng gadget ng telepono? Pero bakit gustong ipaiwan nitong invitation ng mga Bangag na ito? Kasi walang maging ebidensya. Next, sabi niya, but don't worry, we've got you covered. This is very Lisa Marcos. Itong mga ganitong klaseng statement at adiktador na ito, this is very Lisa Satanas Marcos. Yang buwakan ng inang babaeng hinayupak na yan, dapat nyo nang wakasan, mga kababayan, bago pa kayo malubog sa kabangagan. Araw-araw for 2 years, nagsasabi ako sa inyo. Next, ano sabi dito nila? Our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo booth strolling around so you can snap a keepsake to take home. So, common sense. Pwede naman pala magpicture . May photo booth, may photographer. But what is the purpose of it? Para makontrol nila ang picture at hindi maipakita sa publiko ng mga random guests nila. Diba? Bawal pala ang picture, bawal ang video. Di sana hindi na lang sila nag-invite. Sinolo na lang nila silang magpamilya mga adik at nag-buffet na lang sila ng pulburon. Magpakabangag ang mga buwakan ng ina hanggang sa gurgur sila. Right? Akala nila siguro, akala ko ba pwede mag-selfie? Exactly. Sabi ni Bangag, tama yung sabi ni Vance Vlog. Di ba? Sabi ni Bangag, nung nag-selfie si Abalos at saka yung mga taga-NBI kay Alice Go na sinasabi ito ay fugitive, ang sabi ni Bangag dyan, it's okay. Kasi ang Pilipinas, it's a selfie capital of the Philippines. So bakit ito
itong ano na to, itong birthday niya, hindi ba dapat memorable yun, putang ina mo, Marcos Jr.? Ha? Ikaw, buha ka ng ina ka. Hindi ka pa, you know, hindi ka pa matapos sa mundo o sa bansang Pilipinas. At, you know, maganda na rin yun, huwag ka na muna matapos. Kailangan aratayin ka ng bonggang-bongga para pagbayaran mo ang kababuyan mo, kahayupan mo, kasinungalingan mo, kapulburanan mo, kaaddiksyonan mo, lahat na, name it, lahat ng kababuyan at kademonyoan nasa iyo, Marcos Jr., Lisa Maros, at the rest of your family na mga buwakan ng inang wala na dapat burahin na ang pangalang Marcos sa lipunan ng Pilipinas. Next, anong sabi nyo? Our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo. Secure. Bakit kailangan i-secure ang mga photo? Secure. Isi-secure nyo para hindi malaman ng taong bayan na yung pinanggaso sa Duran-Duran ay ninakaw nyo mga photo nyo sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan. Oh, ano sabi pa? Thanks for helping us to make this night extra special and intimate. Extra special dahil naghain kayo ng pulburon, nag-buffet kayo, intimate. Bakit? Nag-orgy si Lisa Tanas at yung mga si Bangag at yung mga bangag na tumira ng pulburon. Buisit kayo. Ngayon mga pangapalangga, balik tayo, i-compare natin. Ulit-ulitin natin. I'm glad andyan si GMA, andyan si Marcoleta, andyan yung mga mukhang may mga umaalma na ng mga kongresista ngayon na binaboljack na itong sila Kimbo. I think yun si Bern, I don't know. Hindi ko pa masyado kasi napanood pa lang dahil I'm on vacation nga. But again, I miss you guys. At you know, gusto ko mag-vlog. Ang hirap-hirap lang po talaga ng signal dito sa Barcon. Before, medyo madaling signal eh, no? Pero nga, hindi, ang hirap makakonect. Nagputol-putol. Kaya wala ako masyadong post. But ganun pa man, mga kababayan ko, mga palangga ko, tinitira si Inday Sara 125 million pesos na confidential fund na ipinaliwanag ni Inday Sara, Vice President o Future President Inday Sara, na walang ninakaw doon sa 125 million na yon. At, okay, ganito gawin natin paulit-ulit. Ipagpalagay natin na nineknok yung 125 million. Tama ba na yung opisina ng Vice Presidente ang diktikin ng mga jutang ginemes sa Congress at Senate dahil kay Inday Sara, dahil gusto nilang sirain si Inday Sara sa 2028 or takot sila, hindi, or dahil natataranta sila, kabado na sila na hindi matatapos ni Bangag Jr. ang kanyang panunungkulan, whether magurgur siya o magurgur siya sa kanyang sarili o yung taong bayan ang gugurgur sa kanya sa pamamagitan ng Speak Out Day or Speak Up Day. So ngayon, kaya tinitira ang purpose niyan sa 125 million confidential funds na yan, mga palangga. Ang pitch si Inday Sara. Then sabi ko nga natin, kunwari lang for the heck, yung 125 million, ano ang malaki? Yung ginastos na 125 million ni Inday na isinama ang mga kabataan sa kanyang travel, which is yun ang nangyari. Yung kanyang hot meals on the go, meals on wheels, na wala nga ganyan ang Bangag Jr. eh. Diba? Anong meron kay Bangag? Ayuda dun sa Mindanao na wala namang bagyo? Kung nasaan yung nalubog ng baha, ng Karina at ng Enteng, walang ayuda. Pagdating dun sa Mindanao, namudmud ng pera, pero hindi naman naibigay sa taong bayan. Yung sinasabing 5,000 o 10,000, ang natitira lang, ang binibigay lang, 1,000. Tapos binukupit ng mga jutang ginemes. Again, ano ang malaki? Hoy, mga jutang ginemes, kayo. Okay? Yan, kayo. Kayong mga taga-kongreso dyan. Ano ang malaki? Yung ginastos ng kaibigan ko no ni Bangag na 1 million to 1.5 million US dollars. We're talking US dollars. Sa 1 million dollar lang, kung magkano ang rate ngayon, sabihin mo na 54 million. 54 yata ngayon, 55. 54 million. Kung 54, ang tawag dito? 54 million
Doon pa lang sa concert, 54 o 1.5, this is how much is that? 50, 75 million. Iyon isang gabi ginastos at ikinubli sa inyo. Itinago sa taong bayan ang pera. Diba? Nakita nyo naman, kaya thankful tayo, may puting ahas si Sas. And you know what happened? Kakabasa ko lang actually. Patungkol sa, ito. May music ba na rin? Oh, ano ang ginawa ni Remulla? Okay? So dahil ang pinagdududahan itong si Paulino Malinay, mga palangga, as Executive Director of Presidential Task Force on Media Security, dahil hindi niya siguro na-control na mag-leak yung information na leak doon kay Baby Girl, kay Sas Rogando sa ating palangga, okay? Ay tinanggal itong si Mr. Paulino Malinay Gutierrez as Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security. Ano ang sabi dito? Dear Secretary Remulla, from the Office of the Bangag President, this refers to the expiration of the tenure of Mr. Paulino Gutierrez as Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security in behalf of President Ferdinand Marcos Jr. or aka Bangag Jr. This time is to inform you that expiration of his tenure shall take effect immediately. Very truly yours, Lucas Bersamin. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, dahil hindi nagampanan okay ng taong ito na makontrol ang mga pictures and videos na mag-leak sa taong bayan, kaya tinanggal. Mga kababayan, 2023, for 2 years po, napapaos na yung boses ko dito na sinasabi ko sa inyo na ang mga puting ahas ay, you know, may mga natagal-tagal puting ahas na pinagdududahan, which is totoo naman, pero even ang hindi puting ahas o yung mga informants natin, ang ating mga informer, ay tinatanggal ng mga baka ng inang bangag na ito kahit na ito ay maayos magtrabaho. Dahil ganito nga ang takbo ng may mga saltik, ang may mga addiction o yung mga bangag na addict sa pulburon. No more bangag. Tyranny, dictatorship, sabi niya na lang. Ayun na nga. Pero actually, mga palangga, you have to be ready. You have to be ready. Kayong mga kapulisan, kayong mga kasunduluhan, you have to be ready sa September 25 at 21. You have to be ready. I know you guys are ready to speak up. Ginagago na kayo lahat eh. Ay, mga matataas na general, ginagago na kayo. Ha, nagpapaniwala kayo kay Bangag Junior. Isang adikto, sinahakot na ang pera ninyo. Ha? Lumulubog na kayo sa kahirapan, sa krimen. Kaya yung nakita nyo pag-attend ni Inday ng hearing dyan kahapon, nakita nyo kung gaano siya nanindigan, kung paano siya katapang. Okay? Dahil ang purpose talaga kay Inday, para impeach siya. Di ba sabi nga ni Inday, kinikasing siya, sinurveillance siya, tinanggalan nga siya ng yung mga security niya na pinagkakatiwalaan niya. Kaya, we have to protect Inday Sara. Ipapagurgur ni Lisa yan. Ipapagurgur ni Bangag yan at ni Martin Romualdez Tambaloslos. Kasi ang next in line is Inday Sara. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan para hindi sila makapagbayad sa kanilang mga kasalanan. Because the moment, believe me, the moment na matanggal ang buwaka ng inang bangag at mag-take over, whether si Inday or whoever, let's say military junta, you'll never know. Hindi natin alam ang kapalaran ng Pilipinas. But again, nasa mga kamay niyo ang kapalaran. Let's say si Inday, pananagutin natin yung mga hinayupak na yan. Pagbabayarin natin si Lisa at lahat ng mga bagman niya, at lahat ng mga accomplices niya, okay, para sa kanilang pagnanakaw, panggugurgur sa walang kalaban-laban, pagsasabotahi sa ating ekonomiya, pakikipag-traidor sa ibang mga lahi o sa mga banyaga,
ang pakikipagsabwatan, pagbabayarin natin sila lahat. You, men and women in uniform. Diba? Mga uniform personnel. Nakakahiya naman kayo sa mga pamilya ninyo. Sa inyong mga anak, kung pababayaan nyo na lang, naharap-harapan kayong binababoy ng jutang ginemes na gobyernong ito. Okay? Nasa small boat. Ano, nasa malaking boat ako palangga. Malaki tong boat. Ayan, oh, malaki. But anyway, sige, magtutok na tayo sa ano, malaking boat. 4,000 yata ang capacity nito or 6,000. Okay? Ano daw? Sabi ni Elizabeth Chanel, nakapayment na po ako sa book. Ah, huwag ka mag-alala palangga. Si Don Rolando will take care of you. Ayan, ayan, ayan. Okay, sorry. We will take care of you palangga. Talagang talamak ang krimen, sabi ni Ana. Ana, okay? Nakabili ako sa thrift shop ng LP dito sa Copenhagen Duran-Duran. Ah, long play. At pinost ko sa FB, Vivian D. Ay, Vivian, kumusta ka na? Ano daw? Nabibili na ang lahat. Ayun, no, I don't think so na nabibili na lahat. Kaya nga sa September 21, parang awa nyo na mga palangga. Kailangan nyong manindigan para sa kinabukasan ng inyong mga anak. Ano sabi nito? Ah, Julio Casim, INC, mag-rally dahil sa ginawa ng Crocs kay Marcoleta. Ay, siya. I think sa nakikita natin, kaya nga sila kabado. I've been talking to people. Kahit nasa cruise ako mga palangga, you know, nakakapag-communicate ako. I've been talking to even mga men in uniform. Okay? Ang sukang-suka na sila sa bangag na gobyernong ito. Sukang-suka na sila sa kay Lisa Tanas. Sukang-suka na sila sa mga kongresista. Di ba? Kaya naki, kung titignan ninyo ang mga galawan ngayon ng ibang mga kongresista, babaliktad yan. Sooner or later, babaliktad na sila kasi alam nila, lulubog na ang bangkang papel, ang bangkang pulboron ni Bangag Jr. At I hope, sabi ko nga, kung sino man mamuno, kung sino man ang mamuno doon, mga kababae, kung sino naman ang maging next, talagang pagbayaran. Alam the problem with sa ating bansa, mga palangga. Dapat talaga magkaroon ng matinong leader. Dapat talaga wala nang boboto sa mga hayop na to, mga artistang walang alam. Wala na talagang boboto. Batagal may problema tayo sa Smartmatic. But now our problem is to gurgor the bangag administration by speaking up. Yun muna ang ating gawing solusyon. And we are looking forward na kung sino man na maging next na president, and syempre si Inday ang next in line, talagang gagawin niya yung tama. Mayroon naman paraan yan eh. Actually, may nakausap tayong isang babaeng palanggang magaling, di ba? Nagbiyasa din sa usaping politika. Kasi tinanong ko sa kanya, sabi ko, ma'am, kahapon nag-usap kami. Sabi ko, ano bang possible na pwedeng gawin dito sa mga mapapagbayad ba ng taong bayan ito mga ginawa ni Marcos Bangag Jr., ni Lisa Tanas at lahat ng kasabwat nila? Meron naman daw yan na pwedeng gawin base sa konstitusyon natin ng Pilipinas. I cannot discuss kasi hindi ko naman alam. Lawyer yung nagsabi sa atin. But ganun pa man, I can't wait. Even, pinag-uusapan namin dito sa barko, breakfast, dinner, lunch, dinner, even sa party, even sa mga islands na pinupuntahan namin, hindi po nawawala yung asisama ko si Atty. Glenn Chong at iba ko mga kaibigan na, although yung iba, hindi naman sila political, ano, yung mga girl lalo, like yung si Atty. Glenn, yung isa kong kaibigan, talagang more on politics pinag-uusapan namin. Yung iba kong mga kasamang mga birthday girls, wala naman, hindi naman sila talaga politika, emote-emote lang sila. Pero nandoon po sa puso namin ni Atty. Glenn Chong ang aming nais o ang aming mga pwedeng magawa o makatulong para mapanagot itong bangag na Marcos Jr. na ito. Kahit wala man tayong vlog in 3 days, gusto ko lang ipaabot sa inyo na hindi po ako tumitigil.
hindi lang sa pagbablog, but talking to people. Not convincing, but encouraging them to do the right thing para sa Pilipino. So in-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng paninindigan. In-encourage ko po kayong lahat na tama na, sobra na, never again. Palitan nyo na itong bangag ninyong presidente. Ulit-ulitin natin, I'm glad may nabasa ko kanina dyan, INC daw. Eh baka lumabas na ngayong INC, hindi natin alam. Andyan naman ang KOJC, andyan naman ang Catholic Church. And I hope, kayo mga kaparian, kayo mga pastor, you do the right thing. This is not for, you know, Maharlika or whoever, for Duterte, no. Nakita nyo kung gaano katapang si Inday doon. Hindi ito para kay Sara ang ginagawa natin. Dahil kung yan si Sara, kung makasarili lang yan, Diyos ko po, bata pa mga anak niyan, sana nag-enjoy na lang siya sa buhay niya at mag-hibernate. Pero syempre, nandoon yung kanyang failure in terms of nakipag tandem siya kay Bangag. Parang may nagsabi sa akin, is it true na sinabi ni Inday, tinanong pa daw siya sa interview, hindi ko pa napanood yung interview, na parang never again Marcos something. Sinabi niya ba yon? Can you comment? Ngayon mga palangga, you know, may mga mensahe na nakarating sa atin. Random personalities na they're from the government na gusto na nilang mag-speak up day. I think they are really ready for September 21, you know, to get out sa kalsada para magsalita. At sana kasama kayong lahat. Huwag po kayong matakot dahil ang mga matitinong military, ang mga matitinong police ay para sa taong bayan. Siyempre, may mga ilang crooks dyan eh para kay Bangag na nababayaran, katulad ni Marvel, katulad ni Torre, katulad ni sino yan? Ni Auau, ni Browner. Iilan lang yan sila. Mas maraming powerful na matataas na military at mga matitinong mga from rank, di ba? From lower rank to up na mga matitino at kahit pa paano may pagmamahal kayo sa bayan ninyo. Alam mo, may mga pinupuntahan kaming island dito. Nag-uusap kami ni Attorney Glenn Chong. Ako, sabi ko, Attorney, sabi kong ganun, look at this beautiful island here. Look at this beautiful place. Sabi nga niya, o nga eh, kayang-kayang gawin sa Pilipinas. Kayang i-develop ang mga lugar sa Pilipinas na pwede siyang maging like Santorini o like Catalina Island or name it, kung ano pang mga magagandang places all over the world. So ang problema lang kasi, katulad niyan, babudgetan mo para sa development ng isang lugar na... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!